Good evening, guys. I'm here again for collaborations. But if you are new in my channel, please click for subscribe. Para lang po lagi po kayong in and then updated sa mga bagong video na papakita po natin. Well then, bumalik po tayo sa panibago na naman po nating collaborations. Ito naman po is with regard to the ano ba ang ginagawa or dapat gawin ng mga bagong supervisors regardless of kung bago ka mang in or kung bago kang in sa company na kung saan you have already experiences as supervisor, and then yung mga supervisor na kaiin lang po without any experiences at all. Guys, ito lang ang masasabi ko. Meron na ako isang tip na pwedeng ibigay sa inyo na talagang mag-glow or mag-grow yung ano nyo, yung pagkatao nyo bilang supervisor. And this is the right key na kung saan talagang magsasucceed ka. Of course, first and foremost, let me introduce myself. I'm already 15 years of age, and eventually, of course, napunta na ako sa mga iba't ibang klaseng industry, manufacturing, and then construction industry, and then eventually transportations industry, and then supply chain, warehouse management. But kahit ano pa naman yun, or kahit ano pa siya, eventually, if you are employed bilang in charge or the man who mandate the group of people or supervisor, kailangan mo pa rin itong key na to eh, na kung saan na magsasucceed ka kung itong right formula is makukuha mo. Okay? Ang tanging key lang sa para maging maayos ka bilang na bagong supervisor on your first day, of course, syempre, on your first day as a supervisor, of course, you will undergo different trainings na program ng management para masundan mo yung mga pagbabalangkas ng buong cycle na pagtatrabahoan mo. But eventually, of course, nandun pa rin kailangan yung sarili mong push kung paano ka magsasucceed sa trabaho mo. At unang-una na dapat mong gawin ay ang salitang first impression last. Ano ba yung first impression last? Ito yung temang magandang impression sa iyo ng bawat taong nakakaharap mo, nakakahalubilo mo during the operation. And paano natin makukuha to? Of course, syempre, makukuha natin to kung meron tayong magandang interpersonal relationship. Ano ba yung interpersonal relationship? Ang interpersonal relationship ay ang tamang pakikipag-ugnayan. Tamang pakikipag-ugnayan sa ating, of course, sa mga hierarchy ng mga top management, at the same time, sa mga ating mga co-managers, mga colleagues, our subordinate, na kung saan yun yung mga kahalubilo natin araw-araw. Kailangan maging maayos ang pagtingin nila sa iyo or sa atin during work. At paano natin makukuha to? Kailangan magiging ano tayo eh, magiging very accommodating tayo. Very proactive tayo. In a way na kung hanggat maaari, kailangan maging submissive tayo. In a way, ang submissive, ibig sabihin ng submissive ay masyado tayong inaangkin natin ang trabaho na ibibigay sa atin ng mga superiors natin. And eventually, of course, you have the accountability to your boss, to hierarchy, to the top management, para maging maayos ang
ang proseso ng trabaho mo at para maging smooth yung takbo ng ano ng operations. And that is the main key. The main key is that you should have impress. You should have a good impression sa mga taong nakakalubilo mo. And that's it. And then from there, from that good impression, magigain mo na yung competence sa sarili mo. At the same time, magigain mo na yung trust na sa mga tao mo, sa mga colleagues mo, sa mga nasasakupan mo, na mabibigyan mo sila ng magandang productivity na ina-expect nila coming from you. Okay? Thank you.